himpapawid, may karera ng mga kalapati. Sa lupa, meron ding karera ng mga tao. Let the race begin! Ayan na sila! Halos lumipad ang dalawang grupo ng mga lalaking ito sa Gapan Nueva Ecija. Hey, takbo lang po! Hey, takbo lang po! Tumasa yung step na boy, ah! Nagpapaunahan kasi silang makarating sa finish line. Kung saan ang mga kalahok, hindi lang mga tao, pati na mga kalapati. Ang tawag dito, Street Fight Racing daw. Yun po yung hobby po ng mga nag-aalaga dito po ng kalapate. Pinagsanib na po sila yung kalapate at tao po para po maging mas maganda po yung pananood po ng mga tao. Ang magtutunggali, ang Kalapatids. Kami ang Team Kalapatids! At Introbirds. Kami ang Introbirds! Ang mga magsisilbi nilang racetrack, ang mga kalsada at eskinita sa Barangay Pambuan. Habang ang spot na ito, sa Purok 4, ang kanilang magiging finish line. Bawat grupo, may starting location na 750 meters ang layo mula sa finish line. Kada team, may tig-pipitong runners na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng racetrack. Ang unang runner na may hawak ng piraso ng kahoy, kailangan lang tumakbo at ipasa ang kahoy sa mga susunod na runner, parang relay, hanggang sa ikapito at panghuling runner. Ang unang makakarating sa finish line, mag-uuwi ng cash prize na 13,200 pesos. Ang starting location ng Kalapatids, ang bahay na ito sa Purok 7. Bago pumunta sa kanya-kanyang pwesto ang bawat grupo, nag-warm up muna sila. Para din po hindi po kami mabigla yung katawan po namin. Ang buena manong runner ng koponan, si Justine. Batak na raw kasi siya sa pinagtatrabahuang construction site. Sanay po ako sa pag-uran. Habang ang student-athlete naman na si Dennis, ang kanilang last runner, ang kanya raw pampaswerte. Iniimas ko po yung talambahan ko para po pagka natapak po ako sa mga malalaking bato, handa po ako. Sa kabila nito, hindi raw magpapatinag ang introverts na nasa kanilang starting point sa Purok 1. Pag nakatakbo po kami dito, may mga tao pong naumaling po sa amin dahil sa bilis at liksi ng aming mga katawan. Ang alas daw nila, ang pagkakaroon nila ng tatlong miyembrong mga atleta, sina Leody, Serge at Derek. Praktisado po ako eh. Nakalaraan po siya. Practice na din po para sa athletics. Pero paano nga ba magsisimula ang karera? Dito raw papasok ang pangwalong miyembro. Ina. Ang kasangga nila, kalapati. Sa simula ng karera, ang kalapati ng bawat team nakapuesto sa starting point ng kanilang kalaban. Ready na po ba dyan? Okay na boss. 1, 2, 3, go! Sabay ang mga itong papakawalan at mag-uunahan silang lumipad patungo sa birdhouse na nasa kabilang purok kapag nakarating na ang ibon sa birdhouse. Hudyat na ito para sa unang runner na kumaripas ng takbo. Pag nandun na po yung kalaban, orasan po siya kung anong oras po siya makauwi sa bahay ng kalapate. Hina! At nung nakapwesto na ang mga runner, pati na ang kanilang mga kalapate, let the race begin! Hina! Justin! Bisa mo! Para naman masundan ang kanilang pagtakbo, may mga nakabuntot sa kanilang tiga-video na nakamotor. Hey, takbo lang po! Nagiinit na ang kalapatids! Hey, takbo lang po! Tumasa yung step na boy, ah! Pero ang kalapati ng introverts, missing in action pa rin! Kasi po yung kalapati po namin, hinangin po eh. Napunta po sa ibang direksyon. Tumagal po yung pawian. At makalipas ang ilang segundo, Hina. Kaya takbo agad ang kanilang unang runner na si JJ.
si Serge na nakayapak lang, focused. Habang sa kabilang grupo naman, iniabot na ang baton sa kanilang last runner, si Dennis. Kabilis! Gumana kaya ang kanyang pampaswerte? Panalo! Panalo! Ang baton, nasa huling runner na rin ng introverts na si John Paulo. Hanggang sa... Yes, again! Una si Dennis, kaya wagi ang Team Kalapatids! Ayan na sila! Sila ang maghahati-hati sa premyong 13,200 pesos! Sobrang sarap po sa feeling. Panalo! Panalo! Mas galingan pa po na susunod. Nalilibang po kami pag nanonood. Kala mo mga kangaroo na nakataas yung mga paat. Saan naman kaya galing ang premyo sa karera? Kung saan po nila gustong pumusta, doon po sila pumupusta. Para po yung mga mananakbo po namin, mas ganaan po. Ang tanong, legal din ba ang ganitong palaro? Sa Animal Welfare Act, kailangan tingnan natin kung ano yung epekto ng mga pangyayaring iyan sa hayop. So, nagdulot ba ito ng pagkapinsala doon sa hayop? Ang ganyang mga gawain na kung saan sila ay pumataya ng pera, yan eh talagang illegal gambling na ipinagbabawal sa PD 1602. Pwede ka humingi ng special permit sa local government unit. Wala po siyang permit. Ligtas naman po dahil po chinecheck muna po namin sila. Gusto rin po namin maging legal po talaga. Ito na po yung inulat po sa amin. Sayang naman po yung takbo namin kung wala lang din pong magiging premyo. Nakakatulong po sa akin. Importante naman po dito po kami masaya. Paglilinaw rin ng grupo, wala raw kalapating nasasaktan sa tuwing sila'y ipinangkakarera. Hindi naman po sa naabuso. Napapakain din po ng tamang oras. Talagang alaga po yung kalapati na pinanglalaban. Sa mga runner ng Gapan, stay safe! Mag-i-step na ba yan? At fly high! Bugtong-bugtong, katawan at sanga, may bunga, walang iba kundi kamyas na napapanahon ngayon. Ala eh! Kapag naparine ka raw sa Barangay Buot sa Tanawan City sa Batangas, humanda ng mga sim! Kahit saan mo raw kasi ibaling ang iyong paningin, hitik na hitik ngayon sa bunga ang mga puno ng kamyas o kung tawagin nilang mga Batanggenyo, kalamyas! O diba, nakapaglalaway talaga. Pag pumunta kayo, hindi kayo mawawala ng makikita ang kalamyas. Ang bunga nga ng mga puno rito, nagkakalaglagan na. Ang mga napipitas na kamyas, paborito raw isawsaw sa suka, asin, o hindi kaya sa pagoong. Ito po ang kadalasan namin ginagawa. Kahit na asin po, nawawala po yung asin pag sinasawsaw niyo po dito. At bilang patunay kung gaano ka-importante sa kanila ang kalamyas, kamakailan lang ipinagdiwang ng mga tigabuot ang kauna-unahan nilang Kalamyas Festival. Ang Kalamyasan o Kamyas Farm ni Cora may mahigit 500 mga puno. Tuwing tag-araw, nakakaani raw sila kada araw ng mahigit 800 kilos ng kamyas. Kung saan ho dinadala itong kung saan ho bayan-bayan, kung anong minsan ho may mga export, may nakuha dito ng maramihan. Pero ngayong nag-uulan na, mas nagiging maselan daw ang mga bulaklak at bunga ng puno nito. Nasisira ho ang bulaklak ng kalamis sa ulan. Kaya ho, nilalagyan namin ng plastic. Wala naman daw kahirap-hirap sa pag-harvest ng kamyas. Mababa lang din kasi ang mga puno nito. Kaya ang mga bunga, mano-mano lang pinipitas. Hindi na kami nagamit ng gloves, kamay lang. Family bonding din daw nila ang pagpapak sa kanilang ani. Pero hindi raw nila alintana ang lasa ng pinapapak nilang kamyas.
Bago raw kasi nila ito ngasabin, may kinakain daw muna silang prutas na nakatatanggal ng pakla at asim nito. Kulay pula at mas maliit pa sa ubas na napipitas lang din nila sa kanilang barangay. Ang tawag nila rito, magic fruit. Pag po kumain po nito, ang asim po ng kamyas ay mawawala. Wala po siyang lasa, mapakla lang po ng konti. Hindi naman maasim. Ayon kay Cora, nang dahil sa kamyas, ang dati maasim daw nilang buhay, tumamis! Nakatapos yung aking anak, tikaho kami ng bahay. Sa kainan namang ito sa Tanawan City, ang kanila raw bestseller, sinaing na tawilis at sinigang na pampano sa kalamyas. Ang recipe na ito, minanapa raw ng may-ari nitong si Michelle sa kanyang Lola Guring. Naalala ko yung natutunan naming recipe na itinuro sa amin ng aming lola. Ang mga sangkap na gamit ni na Michelle, fresh na fresh daw. Ang mga tawilis, biyaya ng lawa ng Taal. Habang ang pampasarap namang kamyas o kalamyas, galing lang sa kanilang bakuran. Pipitasin mo lang sa puno, magagamit mo sa pagluluto. Tawilis, pamili po! Si Michelle, namili muna ng tawilis sa kung tawagin, inumaga. Sabihin, pag hinarvest ng umaga, sariwang-sariwang isda yon. So yung inaabangan namin sa mga manging isda. Ang tawilis, ipinais o binalot muna ni Michelle sa dahon ng saging. Pinatungan ng mga tuyong kamyas. Nilagyan ng siling haba at taba ng baboy. At pinakuluan sa loob ng 2 oras. Amoy na amoy niyo po yung kalamyas sa loob ng parayok na lumalasa na po sa tawilis. Compatible yung kalamyas tuloy dun sa sinaing na tawilis. Sakto ang lasa dahil sa kalamyas. Ang sinigang na pampano naman, iniluto niya sa palayok para mas sumarap daw. O yan, malambot na yung kamyas at ang kamatis. Pwede na natin siyang durugin o yung ligisin sa salitang Batanggenyo. Para yung lasa ng asim ng kalamyas ay sumama dun sa sabaw ng ating sinigang na pampano. Huling dinagdag ang isdang pampano at iba pang pampalasa. Perfect higupin ang mainit-init at umuusok-usok pa nitong sabaw, lalo na ngayong nag-uulan. Maasim po, tama lang pong lasa. Swak na swak, kasi natural po, walang halong chemical. Ang kamyas, hindi lang pinapapak o isinasahog sa ulam. Ginagawa ring palaman. Specialty ito ni Christine, ang kanyang kalamyas jam. Ang kamyas, iniwa at ibinabad sa tubig. Para po mawala po yung asin, yung pakla. Sunod itong isinalang sa malaking kawa, tinimplahan ng asukal, cinnamon powder, at hiniwang balat ng orange. Meron kang makakagat na kakaiba doon sa jam. Palalamigin muna po ng konti bago po isalin dito sa ating mga jars. Tama ang tamis, tama ang lasa, tama-tama sa tinapay. Lasang-lasa yung kanyang kalamyas. Ang reciping ito ni Christine, itinuro niya sa mga kagaya niyang PWD o Persons with Disability sa kanilang barangay para gawing hanap buhay na ibibenta nila ito 85 pesos kada bote. Bagaman wala po silang trabaho, yung pong napapagbentahan nila mula sa kalamyas ay malaking bagay na po sa kanila. Sa 100 grams po ng kalamyas or kamyas, may makukuha po tayong 60.95 milligrams of vitamin C. Mataas po ito kumpara po sa 100 grams ng pinya, guyabano, orange, and lemon. Nabuboost po nito yung immune system natin. Nang dahil sa kamyas o kalamyas, ang mga tiga-Batangas, ala eh, kinikilig ngayon sa asin! Fe
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.